Hi guys, this is Benji again, and this is a new video for us, para sa inyo ito. And alam ko, lockdown ngayon, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag-house tour, hindi rin tayo makapag-punta sa mga housing properties or condominium dahil because of this lockdown again. So, this video is a new video, and this a real estate tips again for helping my clients or yung mga gustong bumili ng kanilang property or their dream home. So, ito yung kailangan nyong alamin. So, ano yung topic natin is yung ano yung mga dapat na bayaran before i-turn over ang isang bahay. Okay, ha? Bahay, ha? Hindi condominium. May iba-iba tayong proseso pagdating sa pag-turn over, guys. Hindi siya standard. Sometimes standard yung iniisip nyo, pare-pareho mga developer. No. So, guys, before I give this information, please subscribe to my channel. Press the bell button para mag-grow ang aking channel and para magkaroon kayo ng updates sa aking mga videos. Kung luma naman kayong viewers, just comment below or like it, okay? Para makatulong naman kayo sa aking channel. So, tara na at alamin natin ito! So ngayon, nakabili na kayo ng bahay ninyo at lupa. Siyempre, congratulations sa inyo. And natapos nyo na yung malaking commitment nyo sa pagbabayad sa developer. Diba? So, guys, remember, before mag-turnover, you need to pay. Yun nga, you have to pay mga other payments. Or sometimes, naka-intact na to sa down payment. Yung other expenses na tinatawag kung nakikita nyo sa final computation. Kasi may tinatawag na sample computation. Iba po yung sample computation sa final computation. Bakit? Ang final computation, kung nakapagpili na kayo ng lote na saan itatayo yung bahay, yun yung final computation na ibibigay ng developer sa inyo. Remember guys ha, iba yung sample, iba yung final. Kaya minsan nagkakaroon ng pagkakagulo or nalilito ang ating mga buyers about the computation. Bakit ganito sa pinakita mo sample? Eh, sample lang yun eh. Eh, kung namili na kayo ng lote, iba-iba na yung presyo. So, depende pa sa laki ng lote yun. Di ba? At sa bahay na pinili yun. Kung mas malaking bahay at mas malaking lote, iba price dun sa sample. Okay, guys. And plus, may promo pa yan at price increase. Depende pa yun. Okay, guys. May variety yun at may iba-ibang pangyayari para ma-effect yung price ng isang bahay lupa. Okay, guys? So, ano yung mga babayaran ito? Ito yung tinatawag na move-in fee. Okay, ano yung mga move-in fee niyan? Unang-una, yung babayaran dyan is yung transfer tax. Yan. Bakit kailangan bayaran yung transfer tax? Para ito sa titulo. Yan. Ayusin na yung titulo ninyo. At mapapangalan na sa inyo yung lupa ng bahay na gusto niyo in life. So, importante po ang titulo ha. This is the paper that will have your own name sa sarili mong bahay. Ipapangalan po na sa akin ang lupa at bahay na to. Diba? Sarap pakinggan kasi kung may sarili kang titulo, syempre, wala nang makakakuha at wala nang makaago sa'yo sa bahay at lupa na yun. Sa'yo na. Yun yun. Yung bahay lupa yan. So, yun yung pambayad. So, yun yung kailangan nating bayaran. Unang-una pa lang yun. Second is yung electricity and water connection. Okay, guys. Bakit? Dapat bayaran nyo agad to. Siyempre, hindi kayo makakalipat kung hindi nyo binayaran yung water and electricity connection. Importante to. Siyempre, basic need na ngayon ng electricity saka water. Okay. So, we disregard internet, we disregard about the other fees na sinasabi nyo, yun yung basic, electricity and water connection. Kailangan yon, hindi kayo makakalipat, hindi kayong makaka-turn over ng bahay kung walang connection yung bahay niyo, walang tubig at saka kuryente. Importante yun. Number 3, guys, yung home
Owners Association Dues. Okay. Sa isang condominium, di ba? Sa condominium, may tinatawag na association dues. Yun yung pambayad ng guard, pambayad ng maintenance ng building, kasi condominium. May tinatawag rin tayong HOA, which is you're in the subdivision. Right. But meron ka pa rin babayaran about yung pag-maintain ng mga parks, ng swimming pool, ng gwardiya. Siyempre, binabayaran nyo ng gwardiya. So, magkakaroon na kayo ng home association. Homeowners Association. Yan ang tawag doon. HOA. Homeowners Association. Which is, kayo ay magbi-meeting, magtatalaga kayo ng president, vice president, treasurer, auditor, PRO for your own association. So, you're the representative o yung grupo yun yung magiging representative ng mga nakatira doon sa subdivision to the developer. Yun po yung halaga na yun. So, mura lang naman po yan. Hindi yan mahal. So, mas maganda nga mabayaran yun para makuha nyo yung perks niyo na meron kayong 24-hour security, may nagkakat ng loan nyo, or may nagkokolekta ng basura nyo. Sometimes ganon. But it depends yun sa developer. Siyempre, anong subdivision yung binili nyo, ano yung property na binili nyo. Kasi may iba-ibang rules and regulations yung developer or yung subdivision nyo. Okay guys, so hindi siya standard. Depende to sa subdivision na binili nyo, or saan kayo titira na subdivision or project na binili nyo. Okay? So, yun lang po. Sometimes naman po, you have to pay the other expenses like the administrative costs. Sometimes lang. But, maiging kasama na yun, intact na yun sa transfer tax na tinatawag. Yun lang po. Sana, I hope may natulungan ako dito sa video na ito. And, before matapos ko itong video na ito, please naman, nakikita ko na naman na hindi na naman kayo nagpa-press ng bell button. Nakikita ko sa aking analytics na napaka-asaway kayo, hindi pa rin kayo nagpa-press ng bell button para naman magkaroon kayo ng update sa aking mga videos, and mag-comment naman kayo at mag-like para naman tumaas ang aking algorithm sa aking mga videos, guys. So, guys, I hope you nakatulong tong video na ito, and please like and share and subscribe, and don't forget to press the bell button para mag-grow up. Okay? See you to the next video, guys, and have a great day! Thank you so much for watching. See you again on my next video.